chance I could fight it in the moon. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter up to one. I want a lot and I need you now. Say I want to go, but I lost self-control and I need you now. And I don't know. It's a quarter up to one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I'm a little drunk and I need you now. And I don't know how I can turn way down. I just need you now. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng Ilocano Act. At ngayong araw po na ito ay kinagagalak kong makasama ang isang napaka-aktibo, napakaganda at napaka-talinong bata. Walang iba kundi si Marie Gabriel Kayla Mendoza, ang SK Federated President ng Ilocos Sur. Hello, Gabs! Magandang araw sa'yo at buti naman na-squeeze in mo sa very busy schedule mo ang ating Ilocano Act interview for today. So, let's get to know more about Gabs. And marami akong mga questions dito dahil for sure a lot of young people out there would want to know how you're doing or paano yung mga parang paano mo naman manage ang yung busy schedule dahil I'm sure they look up to you as an icon. So ito ang aking unang question. Anong mga latest and upcoming projects ng SK? Nagsistart na po ang yung youth center na kaharap ng UNLV na actually ate, ang gusto ko dati is ready na siya for the school year. Pero ang nangyari po kasi sa akin, parang na-overwhelm ako ate na meron pa akong ginagawa, may pato na parang may SK night, tapos may palaro na pala. So parang hindi ko masyadong naayos. Kaya at least yan, alam ko na i-plan mo yung yeah. And sa July 15 ate, pupunta kami sa Suyo, lahat ng SK presidents, tapos mag-seminar kami on sa environment yung climate change. So, so talagang busy-busy ka rin, no? Talagang marami kang mga activities na gustong gawin for the SK. So paano ka pala napasok sa politika and how was the process? Well, actually, hindi ko rin siya in-expect. Kasi before, parang sinasabi nila sa akin na mag-SK chairman ako. Tapos ako naman dati, never ko naman talaga siyang sineryoso na mag-SK. Never po talaga siyang napag-usapan. Tapos nung dumating po siya, parang dire-diretso na atin na parang pati ako parang nag-iilag na sa mga nangyayari. Pero ina-enjoy mo naman? Oo, sobra. Oo. Okay. So, were you still studying? Nag-aaral ka pa, diba? Anong course ang kinukuha mo? HRM. So, ina-enjoy mo naman ang pag-aaral and at the same time, nag-balance ka rin between ano? Parang hindi ka ba napapressure or wala ka bang parang nararamdaman na medyo nahihirapan na ako dahil kailangan ko rin bumiyahe? Wala bang mga ganung bagay? Actually, ako mahirap. Sobrang hirap siya. Pero, yun nga, parang
basta you do something kasi, kung ako ate, whenever I do something, I do it with my whole heart. Yeah. If kailangan talaga gawin, kailangan sacrifice. Mm-hmm. Yes, talaga. Kailangan, di ba? How do you manage your time from being a student to an SK Federated president? Kasi alam ko, medyo mahirap talaga yun na balansehin ang dalawang trabaho at a time. Actually, I dropped subject Monday and Tuesday po. Wala po akong pasok. Ayun. So, okay lang ba sa'yo na nakapag-drop ka ng mga subjects? Well, ate, parang, syempre mahirap kasi kailangan mo magpunin yun next year. Pero, or next sem, ate. Pero, yun nga, ate. Syempre, sacrifice. Sacrifice nga naman talaga. So, ikaw, bilang isang SK Federated President, so, sino naman ang mga mentors mo? Yes po. My mom. Your mom. More than anyone po. Siya po talaga yung, sabi ko nga po, kung hindi po si mom yung mom ko, siguro parang ngayon hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ko. Mm-hmm. Si Tita Eva po. Mm-hmm. So talagang supportive din sila at talagang tinuturo nila sa'yo lahat. Ayun. Okay, so what's the best advice given to you with regards to being an SK Federated President? Yung sabi nga po ni Governor Chavez, nung nagpaalam po ako sa kanya na tatakbo ko, sabi niya na people first before yourself. Mm-hmm. And yun naman rin po yung tumatak sa isip ko. Talagang ano, nandoon yung spirit ng service, ano? Yes. What's one perennial issue that almost all of our youth face and what actions have you done? So, ano yung nakikita mo na parang problema na kinakaharap ng mga kabataan natin ngayon? Actually, yung alarming talaga ngayon, ate, is yung out-of-school youth na parami na ng parami. Ang goal po talaga ng SK Federation Ilocos Sur is sana mabalik sila sa mainstream. Pero it's not easy, ate. May process. So, gagawin po namin siya konti-konti. Kasi parang ngayon po, ang ginagawa po namin, kinukuha po muna namin ng list per barangay po. Tapos, sa hapon kami mag-iisip na mag-communicate po kami with Tesla. Para so talagang grabe, no? Kahit na napakahirap, kailangan mong gawin. Yes. Buti, good thing, yung mga, ano mo, yung mga kabataan din under you, yes, is nakikipag-participate, yes, din. So, they're all very active. And supportive, mm-hmm, din. Ayan. So, ano naman ang advice na may bibigay mo sa mga kabataan natin out there? Because I'm sure marami ang mga gusto ring malaman kung ano ba yung mga tips na makukuha nila sa isang Gabs Mendoza na kagaya mo. Well, I guess, lagi nga nilang sinasabi, ate, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, pakita natin sa kanila na kahit bata tayo, kaya natin mag-make ng change. Okay, so that's it. Maraming salamat sa iyo, Gabs. Thank you so much sa pagbibigay mo ng time for this interview. At alam ko na maraming mga kabataan dyan ang humahanga sa iyo because you've accomplished a lot. Talagang isa kang dapat iiduluhin nila at isa kang example para sa mga kabataan natin. So, maraming salamat sa iyo and hope to see you around, ha? At marami pong salamat din pala kay Ms. Divina Kemi, the Chief Executive Officer of the NSCC Plaza. Ma'am, maraming salamat po for inviting us dito sa iyong napakagandang NSCC Plaza. And NSCC Plaza is located at Don Alejandro Quirolico, Kawayan, Ilocos Sur with the contact number 722-3281 or 3424. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ulit ang Wake Up Club.